Don't wanna close the door. Don't wanna give up on it. Don't wanna fight no more. We'll find a way around it. Where's the love we had? We can make it last. Tell me what I gotta be. What you want to do? 'Cause I can't live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? Do I have to cry? Ito po tayo ngayon sa kuta. Ito yung original na Spanish po sa ginawa ng mga taga miag-ao. So ngayon, isa po itong parang yield sa taas. So, after yun sa mga balita, naging malaking tulong ito para iligtas sa bayan ng miag-ao. Dari hanapin ko lang yung magandang view ng lugar. Yung view ng mga kuta. Ayan. Ayan po. Yan po yung kuta. May barangay sa taas pero yung Spanish fortress nandun pa. Nakita po nyo yung bundok sa dulo. Yan po ay ang bayan ng Samakin. Yan po. Supposedly pupunta ako doon, kaya lang yung problema ko doon, masyadong malayo. Next time na lang kasi mauubos yung oras ko baka gabihin ako sa pag-uwi. Well, back to topic. Ito po yung dinevelop ni Congresswoman Janet Garin na seawall. Kasi problema dito sa Miag-ao yung alon, malaki yung alon dito. Yung dagat nila, ito yung maganda. Napakalinis po ng ganda ng kanilang dagat. In fact, nakikita ko po yung mga isda dito. Ayan, ayan po sila. Ang dami pong isda, di ba? Nakita nyo? Talaga ang dami nila oh. Mayaman sa seafoods itong bayan ng Miag-ao. Marami ditong seaweed. Talagang napakaraming seaweed dito. In fact, may nakikita akong pawikan, no? Saan siya? Saan siya? Basta may pawikan akong nakikita dito. Mayaman sa tubig yung bayan ng Miag-ao. Hindi lang sa bundok. Kahit sa dagat. Ito yung isa sa pinakapinagkunan ng mga blue marlin na dinideliver sa Iloilo City. Yan nakikita nyo, mga maliit na stop yan. Pero marami yan dito. Marami. Kahit anong uri na seafood, except sa talaba, walang talaba dito. Pero yung mga naglalaki yung isda, yung mga tinatawag nilang monster fish, marami yan dito. Ang linis ng dagat, ang tubig, talaga napakalinis. Ang sarap, maligo dito. Uy, 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 ayun, clownfish, ayun, may clownfish. Saan sila? Saan alo? Ayun. Ayun sila. Ang ganda ng lugar. Yung problema lang dito ay yung dagat. Mukha siyang malinis, mukha siyang mababaw, pero actually, pagdating mo sa banda doon, isa na yung underwater cliff na bumababa almost 8,000 feet below sea level. So napakalalim po ng dagat nito. Hanggang doon, no? Kita mo yun, yung dark na kulay na tubig, yun po, bangin na po yan. By the way, malaking hamon sa taga Miag-ao dito yung dagat. Ang lalakas ng alon kasi yun, nakikita nyo dito ng side. Ito yung Panay Gulf. Isa to sa pinaka malaki yung tubig dito sa Panay Island. Dito maraming isda. Talagang sagad sa isda yung lugar na to. Yung kagandahan sa lugar na to, yan o, mga fishing vessel yan. Nandun lang sila kumukuha ng isda at saka yung mga isda talagang naglalakihan.
Dito ako makakakita ng mga naglalakihang tuna, blue marlin, sailfish o kahit ano pa yan. Basta malaki. Except lang sa mga pating kasi ito, yung area na to, hindi to tana ng mga pating. Nalulunod basta dito kasi ang lakas ng current. Tumingin ka lang sa dagat. Sa daluyong pa lang ng dagat ito, sa alon, malalaman mo kung malakas ang current o hindi. Sarap maligo dito. Yun nga lang. Hindi ako marunong lumangoy eh. Baka pag dive mo yan, in a few minutes, 6 feet below the ground na ako. Don't throw that away, 'cause I'm